So yun eto mga kabiyaya, grabe to aga itong i-issue na to ngayon. At eto na nga po daw, no, eto update po tayo sa kaso ni Catherine Camilon. The latest update po tayo, no. Eto daw si De Castro ay gusto nang ipaligpit ni, si Jeffrey Magpantay ay gusto nang ipaligpit ni Alan De Castro. Grabe to. Ewan ko lang kung totoo to. Ito, nagre-reaction lang po tayo dito, no? Siyempre, magbibigay tayo ng komento dito kung ano yung talagang totoo. Kung totoo ba to, itong balita na to, na ipinapaligpit or pinaligpit na ni Alan De Castro itong si Jeffrey Magpantay, yung kanyang personal driver. No, so may mga papanoorin tayo. Siyempre, bago natin ito simulan, siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ito yung video mga kabiyaya, panoorin na agad natin, huwag na natin patagalin. Walang boses. Walang beauty queen na si Catherine Camilon. Magpahanggang sa ngayon ay patuloy pa ring pinaghahanap ng mga pulis ang kinarunan ni Jeffrey Magpantay. Hanggang ngayon ay wala pa ring malinaw na imbestigasyon kung nasaan at ano na nga ang nangyari sa suspect na si Jeffrey Magpantay. Matatandaan na naging sangkot ang driver at bodyguard ni Major Alan De Castro matapos ituro ng mga nakasaksi na isa siya sa nagbuhat sa dugo ang katawan ni Catherine Camilon papunta sa Red Sea RV, kung kaya nasangkot siya at nagpatong ng malaking halaga si Major. May ano na ba? May mga lumabas na bang testigo? Hindi ko napanood yun ha. Mga kabiyaya, hindi natin ano, no? So, eto nga si Jeffrey Magpantay or si Jeffoy, mapanggang ngayon na hindi pa rin talaga nakikita. At eto nga, may mga hinala nga, yung ibang mga nanonood, yung ibang mga netizen, na etong si Jeffrey Magpantay ay wala na rin daw. Para daw hindi na makapagsumbong or hindi na makapagsalita. Yun yung mga sabi-sabi, yun yung mga hinala ng ibang mga netizen na talagang sumusubaybay ho dito sa kaso ni Catherine Camilo ng beauty queen na hanggang ngayon na hindi pa rin po nahahanap, no, na naging karelasyon ni Major Alan De Castro. So maaari din talaga din mangyari yun mga kabiyaya na eto nga na si Jeffoy ay pwedeng ganun. Pero sana wag naman hong mangyari noon, no? Hindi tayo nananalangin dito ng may mga mapapahamak na mga tao, no. So yun, tuloy natin. Tande Castro para sa sino man ang makapagpaturo sa kinurunan nito. Spekulasyon ng mga netizens, hindi kaya pinagligpit na ni Major Alan De Castro si Magpantay para hindi na ito mahuli pa at maaring umamin sa ginawa nila kay Catherine Camilo. Patatandaan kasi na nahuli ng ina ni Catherine na gumagamit ng cellphone ang Major sa loob ng detention center. Possible di manong may kinontak ang Major para ipatrabaho ang driver bodyguard na si Jeffrey Magpantay, komento ng ilang netizens. Sa SALVAGE na yata si Magpantay patay na iyan si Major pa. Magandang araw po Idol Rafi, hindi po kaya yung dalawang nagbuhat kay Kat ay yun din ang dalawang testigo na nakakita. Bakit nasabi na yan yung beauty queen kung di nila nakita ng malapitan? At nasabi nilang duguan eh gabi yun, baka na konsensya sila kaya nagsalita. Punya dito. Oy, pwede. Oy, wait lang. Pwede rin ho nangyari yun, no? No, na itong dalawang testigo na to, eh ito talaga yung mga nagbuhat or ito yung mga kasabwat din sa nangyayari, no, dito kay dito sa kaso ni Catherine Camilon. Maaaring itong dalawang testigo na to para ma-absuelto sila dahil hindi naman sila ituturo ni Major Alan De Castro. Siyempre, mapapahamak si Major pag nangyari yun. Kung sakaling siya man po, disclaimer tayo, no, maaaring itong dalawang nagbuhat na to ay ito rin po yung itong mga testigo, maaaring sila din ang nagbuhat kay Catherine Camilon sa papunta sa ibang sasakyan. Para nga naman hindi sila mapaghinalaan na sila isa rin sila sa mga suspect dito sa kasong to. Pwedeng ganoon, no? So ulitin ko, disclaimer, wala pa tayong sapat na ebidensya. Pinagdudugtong-dugtong lang po natin yung mga napapanood, mga nababalitaan natin. Pwede rin 'yon. Ano rin yung ano na 'yon na
yung hinala na yun, pwede rin mangyari yun. Kasi kung susumain mo, kung iisipin mong mabuti, paano nga naman nila makikita na si Catherine Camilon yun dahil gabi yun? At paano rin nila masasabi na duguan at si Catherine Camilon yun ay yung galing doon sa sasakyan na yun at gabi nga yun? Paano nila nakita yun? So, syempre, hindi naman tatrabaho itong mga kriminal. Hindi naman, wala namang kriminal na nagtrabaho na talagang ma-expose sila, di ba? Hindi nila pwedeng gawin yun. Talagang, talagang pag-iisipan nila yan at talagang, tawag dito, talagang planado yan. Hindi yan yung tipong parang may mga ring light pa na parang kitang-kita sila, di ba? Hindi pwede mangyari yun. So, pwede rin nga na, kasi hindi mo rin maisip na paano nila nakita yun ay gabi. No, maaari nga na itong dalawang testigo ay ito rin yung mga kasabwat dito sa pagkawala ni Catherine Camilo. So yun, tuloy natin. Base po sa nakalap namin mga salaysay, lalong-lalo na sa kapatid ng biktima natin si Catherine, ay sila ay merong relasyon. No? Mag-boyfriend po itong dalawa at yan po ay na-validate natin sa isang statement na isang beauty contestant din na kaibigan ng biktima. At doon nga sa kanilang binigay sa ating mga combination ng exchange of messages sa Messenger, ito palang ating suspect na si Major Alan Di Castro ay minsan nanakit kay Catherine. At ang pinakritikal natin nakitang motibo dito, Manong Ted, ay yung sinabi sa statement na ito pala si victim natin si Catherine ay nagsumbong sa asawa ni Major Di Castro. Pwede rin. Na ito ay may babae. So yun po ang nakita nating motibo at yung involvement ito si Alan Di Castro. Madagdag ko, Manong Ted, base doon sa salaysay ng kapatid at saka yung kaibigan ding beauty queen, si Major Alan Di Castro ang katatagpuin nitong si Catherine nung gabing nawala siya. Base po sa kanilang telephone text messages exchange. Dalawa nga yung tumatakbo rito ng hinala eh. No, pwedeng yung legal wife ang naging katagpo ni Catherine Camilo nung panahon na yon at pwede rin si Alan De Castro at pwede rin si Jeffrey Magpantay. So mapatungkol naman po doon kay Alan, kay Major Alan De Castro. Para sa akin, malabo din na siya ang nakipagkita kay Catherine Camilon, lalo't ganun na pala yung kanyang ganun na pala yung intention niya kay Catherine Camilon. Kasi una-una, bakit ko i-expose ang sarili ko, 'di ba? Bakit ko i-expose ang sarili ko na alam ko naman na mapapahamak ako, alam ko naman na may gagawin ako na masama, ba't ako pa yung gagawa? Na pwede ko naman yan iutos. Halimbawa, magka-chat, di ba? Magka-chat tayo. Punta ka dito tayo magkita. Dito sa lugar na to, chinat si Catherine Camilo, or kaya si Catherine Camilo na nag-chat kay Alan Di Castro. So itong Alan Di Castro, itong suspect, ay may pinapunta na ibang tao doon na ganito, gayto damit, ganito itsura nitong taong to, pagkita nyo, dakipin nyo, at alam nyo na kung ano yung gagawin nyo. Pwede nga nun nangyari. Papatungkol naman doon sa legal wife, doon naman, pwede naman din kasi na siya rin yung gumawa. Kasi nga, una-una, di ba, may galit at nalaman na magka-relasyon nga sila, asawa niya, tapos may kabit pala. Diba? Tapos masama pa niyan, itong legal wife ay kakilala at kaibigan din ni Catherine Camilo na talagang umusbong or pumutok talaga sa galit nung nalaman niya itong magkarelasyon itong dalawa. At pwede rin, kagaya nung sinabi ko dun sa kanina, mapatungkol kay Alan Di Castro, na pwede siyang magutos. So sino ba to? Pwede nga ito na si Jeffrey Magpantay. O pwede nga driver niya, yung kanyang driver na si Jepoy. Pwedeng siya yung inutusan niya, no? Inutusan niya, o ganito, pakita, sunduin mo si Catherine Camilo at alam mo na yung gagawin mo. Pwedeng ganun mangyari. No, ulitin ko, disclaimer to, parang lang tayo, no? Pinagdudugtong-dugtong lang natin yung ayon sa mga nalalaman natin dito sa kaso nito na ni Catherine Camilo. At pwede rin
na kaya hindi na matagpuan netong si Jeffrey Magpantay ay pwede rin na ipinatumba na ito ni ang kung sino yung nag sino yung ulo dito sa krimen na to kay Catherine Camilon. Pwede nga nun, no? So, tuloy natin. Nakakalungkot mo, no? Ito hong namalalantag po itong ganito pong uri ho ng kwento. At kami po nga ay nalulungkot po na ito ho'y pag-usapan pa natin. Pero ito kasi nga ang pangyayari. Si Major Alan De Castro, ilang taon po ito? At ano po ang sitwasyon ngayon ng kanyang pamilya? Siya ba ho ay living with the family? Paano po ito, Colonel? Si Major Alan De Castro po, he's a 40-year-old officer. Mm-hmm. He's under restricted custody po ng PNP Calabarzon. Mm-hmm. Nandun lang po siya sa regional headquarters, hindi po siya pinapayagang lumabas. Mm-hmm. At ito pa pala, wait, maputol ko lang ho kayo, no? Marami yung nagtatakang mga netizen na bakit hindi daw NBI na lang ang umasikaso sa kasong ito, bakit daw ang PNP pa? So meron akong mga nabasa ayon sa ating mga netizen na kaya daw PNP ang nag-aasikaso dito para hindi maano, hindi daw mahirapan or maghirap si Major Alan De Castro sa pagbuno ng kanyang or sa pagano, kasi syempre hinuhold muna siya ngayon gawa ng isa siya sa mga suspect sa nangyaring kaso na ito. No, kasi daw kapag sa NBI maaaring syempre hindi naman nila kabaro. No, may point naman pero hindi naman ganun yung ating mga NBI at hindi rin naman po ganun yung ating mga kapulisan. So wag muna tayo magbitaw ng salita na talagang ikakasira nila. So ito lang po parang inala lang. No? Pwede rin naman ganun na kaya PNP ang may hawak. Dahil PNP din to, pulis din to, si Alan De Castro kaya. Pero mas maganda siguro para sa akin, ito opinion ko lang. Para sa akin, mas gugustuhin ko na NBI ang humawak sa kasong to. No. Mas okay pa yun. Parang parang feel ko, hindi ko naman si dinadown yung PNP, kapulisan natin. Parang mas gusto ko na NBI. Parang mas mabilis, mas maano. Kasi parang naalos na ikita ko ng mga kaso na hinahawakan na NBI, mas napapabilis pa. No? So tuloy natin. Readily available siya for further investigation. Malapurang yun eh. Since he's in active duty. Siya po ay kasalukuyang kasama ang kanyang pamilya, no? Yung wife and his two kids. Okay. Yun po. Malungkot. Okay. Ito pong si Major ay opisyal ng PNP. Dahil po ba siya ay graduate ng PNPA o PMA? PNP class 2008 po. Okay. Opo. Sa ngayon po, sir, siya ba ay naimbestigahan na ng inyong mga tauhan tungkol po sa pangyayaring ito? Opo, sir. Maliban po sa pag-conduct namin ng interview sessions with him, ang nakuha po namin ay puro general denial at nasa duty siya ng time na yon. Ganon din po ang kanyang explanation sa Batangas PNP. The first time this issue went in the open, nag-explain po siya na kanyang provincial director. Ganon din po, general denial. But kami naman ay hindi naniniwala ng ganon at patuloy ang investigation as to his specific whereabouts during that time. Kasi tao nga yan, at nakikita na naman natin ay duty detail na he was on duty that time. No? So patuloy po ang aming investigation, lalong-lalo na as of now ay hindi pa natin nakita si Catherine. So nung pong time na nawala itong si Catherine, siya ang deputy ng Drug Enforcement Unit ng PNP Batangas? Correct po. Correct po. Ngayon po, siya ay nasa hold muna? Holding center po. Yes, okay. Kumbaga, wala muna siyang assignment ngayon at anytime on call siya kung sakasakali po. No, ganun yun. Tama po. Okay, pero ho, ito ho'y kaso na may serious implication sa kanyang kalayaan na isampa na po ninyo ito sa prosecutor's office. Opo, kahapon po, naisampa namin ang kasong kidnapping and serious illegal detention. Mm-hmm. Yun nga po, no? Pinag...
ina-evaluate na po yan ngayon ng piskalya at base sa pag-uusap namin sa hapon. Initially, ito po ang pwede naming ma-file. Kaya agaran namin final yan. In this case, magbabago po ang complexion nito. At magbabago po, ma-amend namin to as we go forward with the investigation kung meron kami makakuha other pang ebidensya, lalong-lalong na yung kung nasaan si Catherine ngayon, yung katawan niya or siya mismo, no? Apo, apo. And we hope and pray that safe ito si Catherine, ano ho, as we speak. Apo. Apo. Ito hong si Jeffrey Ariola Magpantay, ano po, at siya ngayon, nasaan ito? At large po yan, sir, no? Base sa research natin, yan po ay civilian at nayu-utilize na personal driver ni Police Major De Castro. Oo. Ano po ang katibayan ninyo against Jeffrey Ariola Magpantay? Base po sa... Kasi ang huling CCTV footage natin na... na yung sa movement ng vehicle ng biktima na si Catherine, nawala 10 o'clock ng gabi. Then after few minutes, meron pong base sa chronology of events, ayon sa testigo ng dalawang witness natin na taga Batangas City, napadaan sila sa isang tulay sa barangay Manghinao, Batangas, na kung saan nakita nila yung Nissan Juke ng biktima at saka isang red CRV na kung saan isang babaeng duguan, tumutulo yung dugo sa ulo hanggang sa katawan na binubuhat ng dalawang lalaki. Papunta doon na nilagay sa likod ng CRV. At ito namang si Jeffrey Magpantay, base sa kanilang personal accounts, ay nakita nilang nagmaman. Ito kasi pinagtataka ko dyan, mga kabiyaya. Kung nakita nila na ganun pala yung nangyari, ba't hindi nila nakita yung plate number ng sasakyan na yun? Diba? Na madaling mahahanap yun ngayon. No? Bakit hindi nakita ng mga suspect? Eh, yung ano nga, yung mga tulo-tulo ng dugo, yung ganito. Alam nila kung nasan, diba? Nasa ulo daw. So bakit yung plate number na napakalaki nun, ba't hindi nakita ng mga testigong to? Hindi ko naman sa inano yung mga testigo. Ha? Kasi mamaya kasi nga, pwede nga talaga mangyari dito ay itong mga testigo na to, ay sila-sila din po yung mga gumawa ng krimen. No, disclaimer, hindi natin win 100%, ito po ay hinala lang, no. Pwedeng ganun kasi, pero bakit wala yung ano, wala yung plate number nung isang sasakyan? Diba? Para mas mabilis na mahanap. Mamaya andiyan lang yan sa tabi-tabi Batangas, ang lapit lang yan dito sa Maynila. 'Di ba? So tuloy natin. Less than 5 meters manong Ted ay tinutukan pa sila ng baril kasi nailawan sila ng headlight ng motor at tinakot pa sila na huwag kayong makialam dito kung gusto nyo mamatay kaya kumaripasin po sila ng alis. Pero ang base sa kanilang recollection, very vivid yung kanilang pagkatanda na isang babae na parang ano yun ah, parang duda ako dun ah, nakita na ng mga tao na gumawa ng makita na ng mga tao na gumawa kay Catherine Camilon, no? Or tawag dito ng mga magandang salita doon, mga nakita na ng mga sabi na natin hitman ganun. Nakita na ng mga hitman yung dalawa na testigo. So kailangan pa bang sabihin na oy, umalis kayo dito, kayo nyo madamay. Hindi maaari, baka pinagbabaril or itinumba na rin nila yung dalawang ano, yung dalawang testigo na alam nila na magiging testigo yan. Diba? Hindi pa pwedeng gano'n na pag may halimbawa may mga, yung mga hitman may binababang bangkay, may binababang katawan, tapos nakita nila na may nakakita, tapos ano yung pagsasabihan lang na umalis kayo dito, baka ano, eh paano kapag nag-report yun sa kapulisan? Eh di timbog sila. Hindi ganun ka, para sa akin ha, hindi ganun katanga yung mga hitman. Hindi ganun. Oo, maaaring ano yun. Ay, hirap lang magsanita talaga eh. Naisip nyo ha, sasabihan ka ng hitman na umalis ka dito, baka madamay ka. Hindi ba nag-iisip yung hitman na pwede kang magsumbong? O ganito, may dalawang,
may dalawang may lalaki po doon, may binababang ano, duguan na babae doon sa ano, sa gilid ng ano, sa tulay, ganito ganyan. O di ba? Eh kung ako hitman, nakita kitang ano eh, nakita mo 'yung ginagawa ko, edi tumba, iyano na kita. Isama na kita, at least wala nang posible 'yon, parang napaka-posible. No, yung kwento nung ano na to, duda, may pagkaduda po ako dito sa dalawang testigo na to. So tuloy natin. Mas doon sa suot ng babae na duguan na binubuhat galing doon sa Nissan Juke na isa namang gamit ng ating biktima. Opo. So na, kumbaga, ito pong pagkakakilan lang ni Magpantay na isalarawan po ng testigo. Opo. At meron po silang distinguishing marks nakita sa kay ano, kasi naka-shorts lang ito. Mm-hmm. Meron po itong dalawang tato na malalaking tato sa binti. Opo. At klaro po naman po na sa pagkakaalam nyo, itong si Magpantay may tatoong ganun. Meron po. Base po sa research natin. Mm-hmm. At saka yung lugar na po yung Manong Ted ay bagong diversion road. Meron pong solar light sa gabi. Medyo maliwanag at naaninagan pa ng headlight ng kanilang motor. Opo. Ito pong dalawang John Doe's, ito po yung bumubuhat doon po. Manong Ted, hindi lang talaga ma-identify. Ngayon, ongoing sa subject namin sila sa composite sketch, no? Para kahit pa. Parang kalokohan kasi ito ah, tiga napatira din ako sa Batangas. Alam ko yung mga road, mga daanan dyan. Puro rektahan yan eh, no? Pababa, pataas. So hindi ba narinig? Tsaka ito pa, bakit doon magbababa ng bangkay yung mga suspect? Eh alam naman nila na maliwanag doon. Pangalawa, hindi ba nila narinig na may paparating na sasakyan na para i-stop nila yung ginagawa nila dahil alam nilang makikita sila kasi nasa liwanag sila? Diba? Pwede rin ganun, diba? Pero nagtataka talaga ako dito ah! Okay, tuloy natin. No. Meron naman tayong computerized computer sketch sa ating crime lab. Baka mapag-generate kami ng mukha, no? Nagbabakasakali din po kami. Opo, yung pong na-recover na sasakyan, opo, na kamakailan lamang na tampered ho daw yung chassis tsaka yung engine number, yun ho ba yung sasakyan na sinasabing ano, kung saan po sinakay si Catherine? When it was discovered ba ng Ted, we immediately contacted our witnesses. Pinakita namin sa kanila na ganong yun na ang sasakyan nakita nila noong October 12 na kung saan may sinaling may kinargang babae duguan. So what we did was pina-process namin yan sa SOCO at fortunately meron po tayong nakuhang 17 hair strands dun sa loob ng sasakyan at saka if I'm not mistaken Manong Ted, they were able to get 12 swabs parang cotton bud, 12 swabs of blood samples doon sa sasakyan. At yan po ang continuing effort natin para makonnect natin yung testimonial evidence ng dalawang witness na nakita na yung sasakyan at saka yung sa object evidence. Patuloy po ating pakipag-ugnayan sa pamilya kasi nung Sunday po mismo, so when we got the results from the crime lab na may nakuhang ganong specimen, ay nagre-request po kami ng standard sa pamilya, sa magulang mismo ni Catherine. Opo. Para meron po kami mapiparahan, kumparahan, pero minarapat po ng pamilya na huwag muna magbigay. Opo. Yun po ang naging sitwasyon namin ngayon, Ma'am Ted, pero kami po ay humihingi ng tulong pa rin sa pamilya. Opo, opo. At naiintindihan din po natin ano, kung gano'ng nga ito kahirap ngayon sa pamilya. Sir, ito opo. Pong si Major Alan De Castro. Sino ho ang nakausap niya na pulisya na nag-iimbestiga? Kayo ho ba mismo nakausap itong si Major? Opo, opo. Opo. Ano kami po, mga investigator namin. Opo, opo, opo. Pulis sa pulis na usapan. Ano ho ang dating sa inyo nito? Iba yung demeanor niya, no? He's hiding something. He opted, yun nga Manong Ted, tikom talaga. Tinatanong na namin, basically, unang-una ay yung general inquiry. No? Saan siya naka-assign, anong present assignment niya. But when we discuss or when we ask him about incident, denial po kagad ang kanyang sinasagot. And he opted to harapin na lang kung may kasong isasampas sa kanya.
Kaya on our part, Manong Ted, we look for other avenues no, to produce evidence against him. Kaya yan po continuing effort po, Manong Ted. Opo, opo. Masakit man pong sabihin, di ho ba, no? In the absence of the body, ang maisasampa ho ninyo dito ay kidnapping, ano ho, na kaso. Opo. Opo. Sir, dito po sa pangyayaring ito, ano po ang aming maaasahan sa tibay po ng inyong hawak ngayon na ebidensya sa Fiscal's Office para ito'y tumayo? At palagay ho kaya ninyo sa inyong pakipagpulong po sa office po ng Fiscal sa Batangas City, gaano kabilis ito para po ma-resolve agad makapaglabas po ng arrest warrant? Manong Ted, ang kagandahan po kasi ng bagong circular ngayon ng DOJ, yung Circular 20, na kung saan nire-require po yung proactive participation ng mga prosecutors. So yan, hindi na natin masyadong tapusin mga kadaver kids kasi naantok ako dun. Ito to ha, napindot ko na naman tuloy yung tawa, sorry. Para sa akin, tapos kung isipin yung mabuti ha, si Alan De Castro, si Major Alan De Castro. Bakit kaya kahit ni Katitingi, wala pa rin siyang sinasabi sa kasong to? Kundi ang sinasabi niya lang ay kung ano yung may ipapataw nyo na kaso sa akin, ay harapin ko. Hindi mo lang siya makapagsabi na hindi ako, no? Hindi mo lang siya makapagsalita na ako yun, or hindi siya hindi ba sa wala siyang binibitawan na salita? No, so may bagay kasi pulis din kasi ito eh, kaya may alam to sa mga pwedeng gawin, no. At yung kay Jeffrey naman, kung halimbawa na si Jeffrey ay buhay pa, ay malamang sa malamang lubusan na nagtataguto. Alam nyo, kapag si Jeffrey magtibay, ang makita ng ating kapulisan ay yun na, tapos na ho ang kaso, no. Kung sakaling aamin si Jeffrey magtibay, pwedeng umamin, pwede ring ituro niya or may ituro siya na tao na para maabsuelto siya. No, ang mangyayari nito, kung sakali man na makita ng kapulisan natin si Jeffrey Magtibay at tinuro niya si Alan De Castro, ay magkaayon na nga, dyan na nga lalabas yung tinatawag na magkasabwat sila. No. So, pwedeng mangyari yun. At yung about naman dun sa dalawang testigo, yung kagaya na sinasabi ko nga kanina, na pwede rin kahit na sila ay testigo, pwede rin mangyari na isa rin sila sa mga suspect. Kasi biro mo, no, di ba? Parang ang labo na paalisin ka ng isang hitman na lalo't nakita mo yung ginagawa niya. Diba? So yan mga kabiyaya, anong masasabi nyo? I-commento nyo lang po dyan kung tama po ba yung mga sinabi ko, yung mga hinala ko, yung mga pwedeng nangyari. I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. And God bless and peace. Bye-bye. Sila ang TBJ, TBJ Defenders. Pagtatanggol lang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan, sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan, sila ang Defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.